Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang pahayag ni Bob Arum. Pagdating sa skill at abilidad, mas magaling si Terence Crawford kumpara kay Pacman at Juan Manuel Marquez. Kung prime ang usapan, halos parehas lang daw si Pacman at Marquez. Pero pagdating kay Terence Crawford, mas lamang ito sa abilidad. May inamin din si Bob Arum na hindi na tulad ng dati ang kinikita ni Pacman pagdating sa pay-per-view. Kung dati kalakasan niya, umaabot sa 1 million dahil malakas pa ang karisma. Pero ngayong may edad na, hindi na daw malaki ang kitaan. Kaya aminado si Bob Arum na malulugi ito kung matutuloy ang laban ni Terence Crawford versus Pacman. Dahil mahirap daw bayaran ang guaranteed purse ni Pacman na umaabot ng 20 hanggang 25 million dollars. Sinabi din niya dati na posible may lugi ang PBC sa mga laban ni Pacman, lalo na sa laban ni Broner. Kung babalikan natin ang pay-per-view ni Pacman under ng PBC, nagsimula ito lumaban kontra kay Adrian Broner. Umabot hanggang 400,000 pay-per-view, kumita ito ng 30 million revenue. Pangalawa laban kay Kiturman, umabot ito hanggang 500,000 pay-per-view, kumita hanggang 37.5 million revenue. Malaki na rin mga tol, iba pa ang kikitain sa sponsor. Pagdating naman kay Terence Crawford, sa huling laban niya kumita ng 4 million, samantala si Galbrook may 2 million. Sinabi niya dito na lugi sa laban. Paano pa kaya ang 20 million na bayad kay Pacman, edi mas lalong lugi negosyo. Pero mababawi naman ito dahil mabenta ang pangalan ni Pacman, lalo na kung malakas ang kalaban niya, sigurado mabenta ang pay-per-view. Sa kabilang banda naman, Timothy Bradley, ginaya kung paano sumuntok si Danny Garcia. Tinanong ito kung maipatama ni Danny Boy ang no-look left hook, kaya sinubukan niya ito gawin. Hindi daw tatama ang ganitong suntok kay Errol Spence, kaya malaki ang tsansa na mananalo si Spence sa December 5. That? He's got timing with it. You think Spence gonna run into that? That? He's got, you know, stop. He's got...